Noon pa man ay hindi na maiwasang maikumpara sa ibang motor si Raider 150 Carb. Kahit pa lahat na nakaharap niya ay naka-AFI na dahil sa natatangi pa rin itong lakas at unique engine configuration. Kaya pilit itong tinapatan ng ibang manufacturer gaya ng Yamaha na mayroong Sniper 150 Fi at Honda RS150. Ngunit taong 2020 naglabas ng panibagong motor si Honda at ito ay ang Supra GTR 150. Na sa pangalan pa lang masasabi mong napaka-sporty na at nahahawig ito sa pangalang sports car, ang Toyota Supra. At sa araw na to, si Raider 150 Carb ay makakaharap si Honda Supra GTR 150 Fi para ikumpara ang kanilang pagkakaiba pagdating sa engine specification. So tara, let's find out! Si Supra GTR 150 ay mayroong 149cc, si Raider naman ay mayroong 147cc. Lamang ng konting displacement, si Supra GTR 150. Ang dalawang motor na to ay parehas silang naka 4-valve. Si Supra GTR ay naka liquid cooled at si Raider 150 naman ay naka oil cooled. Pagdating sa fuel system, si Supra GTR 150 ay gumamit ng makabagong teknolohiya na tinatawag ng PGM-FI o Program Fuel Injection. Isa itong teknoloji ng Honda kung saan binubuo ito ng sensors at ng ECU upang ma-maintain ang right amount of air and fuel mixture in all condition upang mas malakas at mas fuel efficient ang isang makina. Samantalang si Raider 150 naman ay gumamit ng BS26 carburetor, isang conventional na fuel system na pinapagana ng Venturi effect. At kadalasan hindi nito kontrolado ang air and fuel mixture sa lahat ng kondisyon dahil nakadepende lang ito sa tono at walang mga sensors o computer na nag-maintain sa tinatawag na stoichiometric fuel ratio. Pakikita natin na mas lamang si Supra GTR 150 pagdating sa fuel system. Ngunit pagdating naman sa maintenance at modification, nakakalamang naman si Raider 150 Carb. Ito ay dahil ang karburador ay simple at madaling palitan, mura at madaling ayusin kahit DIY lang. At naglipa na ang iba't ibang aftermarket parts sa internet at marami ka pang pagpipilian. Pagdating naman sa cam configuration, makikita natin na parehas silang naka-DOHC na ang alam natin, si Raider 150 lang ang mayroong DOHC cam configuration pagdating sa underbone category. Pero ngayon, si Honda Supra GTR 150 ay naka-DOHC na rin. Susunod nating ikumpara ay ang kanilang engine performance. Si Supra GTR ay mayroong 15.4 HP at 9,000 RPM at torque na aabot sa 13.6 Nm at 6,500 RPM. Si Raider 150 naman ay mayroong 16.5 HP at 9,000 RPM. At meron din itong 12.4 Nm of torque at 8,500 RPM. At ang unang mapapansin natin ay lamang si Supra GTR 150 pagdating sa torque na mayroong 13.6 at halos hindi nagkakalayo ang kanilang horsepower. Dahil si Supra GTR ay may mataas ding horsepower na mayroong 15.4 HP, nagiging balance ang kanyang performance between torque and power. Samantalang si Raider 150 ay nakakalamang lang sa horsepower na mayroong 16.5 HP. Mapapansin din natin na mababa lang ang kanyang torque na mayroong 12.4 Nm of torque. At totally nakapokus lang ito sa top end power. Upang lubos nating maunawaan, ating silipin ang kanilang engine configuration. Si Supra GTR 150 ay mayroong bore size na 57.3 at stroke length na mayroong 57.8. Kung mapapansin natin ay halos pantay ang kanyang bore and stroke. Ang ganitong klaseng engine ay tinatawag na square, kung saan magkaparehas ang sukat ng bore size at ang stroke length.
Ito ang dahilan kung bakit nagiging balance between torque and power si Supra GTR 150. Dinisenyo ang makinang ito para mas fuel efficient at the same time, sa power ay hindi ka rin mabibitin. At higit sa lahat, matipid ito sa fuel. Ito ay dahil hindi niya kailangan ng mataas na RPM para makapag-generate ng power. At mas ideal ito para sa circuit racing, kung saan madalas mayroong hard cornering. At kung saan importante ang acceleration to maintain your wheel on the track. Si Raider 150 ay mayroong bore size na 62mm at stroke length na 48.8mm. Kung mapapansin natin na malaki ang bore size at maliit naman ang kanyang stroke length. Ang ganitong engine naman ay tinatawag na over square engine, kung saan lumalabas ang power sa high RPM. Ang ganitong klaseng makina ay madalas ginagamit sa long track. So ideal ito for drag race, kung saan nagkakaroon ng momentum ang makina para makapag-rev ng mataas. This is totally designed for speed and power. At ang ganitong klaseng makina ay syempre less fuel efficient. Sa compression ratio, si Supra GTR ay mayroong 11.3:1 at si Raider 150 naman ay mayroon lang 10.2:1. Ibig sabihin na more aggressive at mas fuel efficient ang makina ni Supra GTR 150. Pagdating sa transmission ay parehas silang mayroong 6-speed manual transmission. Si Supra GTR ay mayroong dry weight na 118 kg. At si Raider 150 naman ay mayroong 106 kg. Mas magaan si Raider ng 12 kilos at ito ay lubos na nakakaapekto pagdating sa power to weight ratio. Siyempre mas magaan, mas less load ang makina. At mai-convert mo ito sa power. Overall, ang dalawang motor ay may kanya-kanyang katangian. Kung gusto mo ng fuel efficient, power and more acceleration, dito the best si Supra GTR 150. Kung gusto mo naman ng speed and power, less maintenance and reliable engine, Raider 150 Carb ang tatapos sa laban. Pero nasa sayo pa rin ang bola, kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye! Aggressor and live life to the fullest. The all-new Supra GTR 150.